So mga kasilip, na tapos na natin yung proseso and then nakuha na natin yung bago nating lisensya. Okay? So time check natin is 12:20. So nag-umpisa tayo kanina. Welcome mga kasilip sa ating panibagong video ngayong araw, ano. So for this video ay pupunta tayo ng LTO. So ang sisilipin natin mga kasilip is kung magkano yung magagastos, ano yung mga requirements at gaano katagal tayo na nandoon. So samahan niyo ako mga kasilip, ano. Magre-renew tayo ng lisensya, professional driver's license. Kung bago ka pala sa ating channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi ka ma-notify sa mga upcoming videos natin. Okay? So start tayo mga kasilip sa portal, no? Doon sa Google, i-search nyo lang doon, LTO portal, makikita nyo doon, click nyo lang doon mga kasilip, ano? So dyan sa portal mga kasilip, ano, tip ko is unahin nyo muna yan bago kayo pumunta ng LTO. So mag-register kayo, pasok kayo dyan sa portal ng LTO, tapos gawa kayo ng password, tapos practice kayo ng mga reviewer sa YouTube, pwede kayo dyan mag-search ng mga reviewer, tapos pag ready na kayo, pwede na kayong mag-exam doon sa mismong portal, ano. Mag-exam kayo doon. Ang passing doon is 13. Kasi ang items doon is 1 to 25. So, mag-exam muna kayo doon. Dapat ang makuha nyo is 13 pataas. So, pag nakuha nyo na yon, nakapasa na kayo, makikita nyo doon pass. Ilang percent. Ilang percent yung nakuha nyo, pwede nyo nang ipaprint yon mga kasilip, ano, tapos yun ang dadalhin nyo sa LTO, isa sa requirements ng LTO. Second, nagagawin natin, pagdating natin doon sa LTO is diretso agad tayo ng medical, no, para pagpasok natin ng LTO, dire-diretso na tayo. So, una, yung LTO portal, dapat na nakapagpaprint na tayo na katunayan tayo nakapasa doon sa 25 items. Tapos susunod, diretso tayo ng medical kung saan kayo pwedeng may medical na accredited ng LTO. Tapos dalhin din natin yung ating lumang lisensya, no? Kailangan din yan doon, hinihingi din nila mga kasilip. Tapos may karagdagang bayad pagka magpapalit tayo ng address, halimbawa ganyan mga kasilip, no? So yun lang naman yung mga requirements na kailangan sa LTO, no? Pagka magre-renew tayo. So tara mga kasilip, samahan nyo ako, punta tayo ng LTO, ano? LTO Driver's License Renewal Update, tara silipin natin yan. So time check natin mga kasilip, 9:44. Pila muna tayo dito sa medical. Yun, haba na ng pila. So ito pala yung ating lumang lisensya mga kasilip, ano. Bali, susurrender na natin siya maya maya. 620 pesos. Ayan, medical pa lang. So, dito naman tayo bilang ngayon sa lisensya na. Ayan. Ito naman mga kasilip yung ating result sa portal exam. So, ayan, 96%. So, isa lang yung naging mali natin, no. Kasama din to sa ipapasa natin. So, bali, pinasa na natin yung ating medical doon mga kasilip, no. Tapos yung lisensya, binigyan tayo ng number 21, so maghahantay tayo dito sa labas, tatawagin. Okay,
kasilip na tawag na tayo, ano? Bali, ang binayaran natin is 585 pesos. So, mag-aantay ulit tayo para sa biometric thumb mark or thumbprint. So, antay ulit tayo ng tawag. Tambay muna tayo dito, no? Antay tayong tawagin sa biometric ata. Picture, tapos yung thumbprint. Yung mga kasama natin, dito sila na tambay, no? Yan sila, mga kasilip. So, antay-antay lang tayo, no? 2,000 years later. So mga kasilip, na tapos na natin yung proseso and then nakuha na natin yung bago nating lisensya. Okay? So time check natin is 12:20. So nag-umpisa tayo kanina. Nag-umpisa tayo ng 9:44. Natapos tayo ng 12:20 PM. So may dalawang oras tayo dito, ano? So, ito na yung ating bagong lisensya. Ayan siya. So, big shoutout sa LTO, Ever Gotesco Commonwealth. No? So, yun, salamat. Mahigit dalawang oras lang tayo na nakapag-renew na tayo, no? So, marami pa rin tao dito, pero mabilis lang, mga kasilip, no? Mahigit dalawang oras na kuha na natin yung lisensya. So ayan mga kasilip, I hope na nakapagbigay ako sa inyo ulit, ano, ng kaunting impormasyon patungkol sa pagre-renew ng lisensya. Simula requirements, kung gaano katagal at kung magkano yung nagastos natin. So ang unang nagastos natin is 620 doon sa medical. Tapos sa license, 585 pesos. Tapos yung 10 pesos na pa-print natin sa CDE, 10 pesos. So bali 1,215 pesos ang nagastos natin lahat, ano. Kung bago ka pa lang pala sa ating channel, mga kasilip, ano, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi ka ma-notify sa ating mga upcoming videos. Okay? So ayun. Salamat sa panunood. At once again, thank you very much for supporting our channel, Kasilip TV. Signing out. God bless. Ingat kayo palagi.